Hawak ng nurse ang scan result ng bata. Pagkakita niya doon ay napatulala ito. Lahat ay naghihintay sa resultang iyon, lalo na ang mga magulang ng bata. Nang lapitan siya ng doktor at tingnan ang hawak nitong papel, naintindihan nito kung bakit ganun na lamang ang pagkagulat ng nurse. Masaya ang pagsasama ni na Shelly at Rob Wall. Nakatira sila sa Cambria, sa Northwest England, kasama ang dalawang anak na babae. Kapwa mabait at mabubuting magulang ang dalawa sa kanilang mga anak at mahal na mahal nila ang mga ito. Nais ng dalawa ng maraming anak at ng mabuntis sa pangatlong pagkakataon ay labis ang kaligayahan ng mag-asawa. Dahil babae na ang dalawa nilang anak, nais sana ng mag-asawa na sa pagkakataong iyon ay mabiyayaan naman sila ng lalaki na makakasama ni Rob sa paglalaro ng basketball o football kung saan hindi interesado ang dalawang anak na babae. Regular na nagpapa-check up si Shelly sa kanyang doktor upang mamonitor ang kanyang baby. Dalawang beses na niya itong napagdaanan dati, kaya't hindi na bago sa kanya ang mga ganitong pagpunta sa doktor at wala naman siyang kakaibang nararamdaman habang ipinagbubuntis niya ang pangatlo nilang anak. Ngunit ang sumunod niyang check-up ang magpapaguho ng kanilang pangarap. Nakita kasi ng doktor na may abnormalidad sa bungo ng kanilang sanggol. Sa kanyang nakita, lumalabas na nasa halos 2% lamang ang utak ng bata. Dahil sa balitang iyon, ay labis na nalungkot ang mag-asawa. Napakarami pa naman nilang pangarap para sa kanilang baby. Paano pa matutupad ang mga iyon kung may kapansanan nito? Sinabi pa ng doktor na maliit ang tsansa ng bata na mabuhay ng matagal dahil sa pambihirang kondisyong ito. Bukod sa hindi na-develop ang utak ni Noah, may problema rin ito sa kanyang spine kung saan hindi tugma ang pagkaka-form ng spine at spinal cord. Nakita ng doktor kung gaano nalungkot ang mag-asawa, kaya't nagsuggest ito ng isang proposal. Ang abortion na marahil ang pinakamasaklap na pagpipilian ng isang ina na umaasang maisilang na maayos ang kanyang anak. Ngunit sa kasong ito ni na Shelly at Rob, tila ito na ang pinakapraktikal na option dahil kung hindi rin lang mabubuhay ang bata at kung mabuhay man ay wala itong magiging silbi at habang buhay na magiging alagain. Hindi ganun ang buhay na nais nila para sa anak, kaya't kailangan nilang magdesisyon. Pinag-isipan ng husto na mag-asawa ang bagay na iyon na inirekomenda ng doktor sa kanila. Pag-uwi nila ng bahay, napakalungkot ng mag-asawa. Ngunit pinili na lamang nilang huwag nang sabihin pa sa kanilang dalawang anak ang kalagayan ng kanilang bunso. Naiiyak si Shelly habang pinagmamasdan ang mga anak na naglalaro. Naiisip niya kasing sana ay lumaki ang kanyang bunso tulad ng kanyang mga kapatid. Nakakapaglaro, nakakakilos ng mag-isa at nakakapag-aral tulad ng pangkaraniwang bata. Hiniling nila sa Diyos ang kanilang mga anak at labis ang kanilang kaligayahan ang ibigay sa kanila si Noah. Kaya't anuman ang mangyari ay mahal na mahal nila ito. Tataya sila. Dahil sa puso ng mag-asawa, alam nilang kaloob ng Diyos sa kanila si Noah at walang sinumang dapat kumuha ng buhay na bigay niya kundi ang Diyos lamang. Hawak kamay nilang hinarap ang pagsubok na iyon at umaasang malalampasan nila iyon. Napakalakas ng palahaw ni Noah ng araw ng kanyang kapanganakan. Para bang ipinapaalam niya sa kanyang mga magulang ang kanyang pagdating. May kalakihan ang ulo nito dahil sa labis na tubig. Nilagyan ito ng siyan sa bungo ng mga doktor para madrain ang excess fluid at mawala ang pressure sa kanyang brain tissue. Walang anumang expectation sina Shelly at Rob ng mga unang buwan ng buhay ni Noah. Masaya lamang sila na malusog ang bata sa kabila ng kanyang kalagayan. Ganun pa man ay kaya ni Noah na huminga, kumain at uminom dahil intact ang kanyang brainstem. Yun nga lang ay paralisado ito mula bewang pababa. Ngunit magkaganun man ay masayahing bata ito. Kaya't ipinagtataka ito ng mag-asawa kung paano nakakaya ng kanilang anak kahit napakaliit ng utak nito. Mabilis din ang naging development ni Noah kaya't hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang sa ipinapakita nito. Bago siya ipanganak, winarningan sila ng doktor na mangangailangan si Noah ng special na atensyon dahil sa kalagayan nito. Pagtuntong ni Noah ng 3 taon,
Halos hindi siya nahuhuli pagdating sa proper development kumpara sa mga batang kaedad niya. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid at nagsisimula na rin siyang makapagsalita. Noon ay napagpasyahan ng mag-asawa na muling dalhin si Noah sa doktor upang i-check ang development ng kanyang utak. Sa pagkakataong iyon ay kailangan muli ng pangalawang scan sa utak ni Noah upang malaman kung malaki ang improvement nito. Hawak ng nurse ang resulta ng scan at sa itsura nito ay sobra itong namamangha. Intense naman ang pakiramdam ng mag-asawa ng mga oras na iyon. Sabik na silang malaman ang resulta ng scan. Noon ay kinuha ng doktor ang resulta mula sa nurse. Isinuot ng doktor ang kanyang salamin at maging siya ay nagulat sa kanyang nakita. "Hindi kayo maniniwala," sabi nito sa mag-asawa. "Totoo nga," sabi pa nito. Si Noah na nang ipanganak ay halos 2% lamang ang utak. Ngayon ay nasa mahigit 80% na ito. Lumaki na nga ang kanyang utak at isa itong matatawag na himala. Paano nga ba lumaki ang utak ni Noah? Ayon kay Dr. Gregory Scott, isang neuroscience researcher sa Imperial College London, ang paglagay ng shunt sa bungo ni Noah noong isilang ito ay nakatulong upang magkaroon ng espasyo at makuhang lumaki ng kanyang utak. Ngunit ito ay teorya lamang at hindi niya ito lubos na napag-aralan. Isang patunay lamang ito na ito ay gawa ng isang himala. Kung paano lumaki ang utak ni Noah ay hindi na mahalaga para kina Shelly at Rob. Napakasaya na mag-asawa sa malaking improvement ng kanilang anak. Kaya naman na i-feature ang kwento ni Noah sa maraming media outlet dahil nakapagbibigay ito ng pag-asa sa bawat taong pinanghihinaan ng loob. Sa isang interview, sinabi ng mag-asawa na nais nilang magtungo ng Australia upang doon ay mabigyan si Noah ng tinatawag na physics treatment na isang kombinasyon ng physiotherapy at cognitive exercises. Naniniwala rin ang mag-asawang balang araw ay makakalakad rin si Noah, kaya naman umaasa ang mag-asawa sa magandang kinabukasan para sa kanilang bunso. Ang kwento ni Noah ay kwento ng pag-asa. Hindi biro ang pinagdaanan ng kanyang mga magulang, ngunit kahit sa gitna ng paghihirap, ay nagpapasalamat pa rin ang mag-asawa sa biyayang kaloob sa kanila ng may kapal. Para sa marami pang makabuluhang istorya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Just press the Storya logo and hit subscribe. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli!